Guys, for today's video, pag-uusapan natin ay isang personal loan na naman. Pero this time, isa siyang company na iniisip yung mas nakakarami. Bakit? Well, okay yung financial inclusion niya. Meaning, mas marami siyang tinatanggap na mga applicants. Hindi lang nakafocus sa isang sector na mga self-employed. Yan. So, sino ba to? Siya si Eon Credit. So, samahan nyo, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So, if you're new here on my channel, I do reviews about entrepreneurship, small business, and personal finance na meron akong experience. Ginawa ko na yan ng videos and playlists makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so yan, nasabi ko naman sa inyo kanina na for me, maganda tong Eon Credit company na to na nagpapa-personal loan or appliance loan. Kasi hindi lang nakafocus sa isang segment na tipong mga may trabaho lang, yan, yung mga self-employed, hindi naman din ganun kahirap yung requirement sa kanila. And lalo na kung ikaw ay recipient or tumatanggap ng remittance. So, pwede ka rin mag-apply ng personal loan with Eon Credit. Okay, so let's get started. Check natin kung ano yung sinasabi ni Eon sa kanyang website. Okay, so ito, eonphilippines.com.ph. Ayan, our products, personal loan. Nakalagay, realize your dreams and aspiration with the help of Eon Personal Loan. Okay, sabi dito, lean on Eon, exclusive promotion, get exciting deals and offer. Wala namang kakaiba. Low interest rate, affordable installment tailor fit for you. Kung low interest talaga yan, maganda yan. Okay, VIP deals for Eon repeat customer. Paano mag-apply? Yeah. So ito, paano daw mag-apply? Sa app ka mag-apply? Pero ito, siguro kailangan natin discuss tong requirement. So dito sa website nila, nakalagay para sa self-employed. So kailangan mo ng proof of income, 1 month payslip. So diba, hindi mo na kailangan na COE. 2 valid IDs, company ID lang, and 1 government ID, and then proof of billing. Para naman sa mga self-employed, 2 valid IDs lang din, proof of billing, and then proof of income. Sa proof of income, DTI registration or business permit, and bank statement for 3 months transaction. Okay, basically yun lang yung nandito sa website nila. But may nakalagay na rin pala dito, what is the interest rate of Eon Personal Loan? So, the interest rate of Eon Personal Loan is 2.5% for retention or existing customer. And interest rate for new customer is at 4% to 6%. Ayan. So, check natin yan mamaya kung kamusta yan sa iba. Pero, para sa repeat customer, ang baba niya 2.5%. What are the available loan terms? So, available daw personal loan ng 6 months and 12 months. Are there fees involved in processing the loan? So, sabi, may processing fee daw ng 400 pesos or 3% whichever is higher. How do you pay your Eon personal loan? It's a good thing. Nag-accept sila sa Bayad Center, Cebuana, etc. Ayan. At hindi sila nangangailangan ng post-dated check, which is good. Ayan. Basically, yan. Check natin sa Google Play Store yung app kasi wala siya sa App Store. So, ito yung Google Play Store. Tingnan natin about this app. Okay. Ito. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ayan. Sa mga applicants daw, ito yung mga requirements. Ayan. Remittance. Nandyan yung mga tumatanggap ng remittance. Upload. Additional documents. Proof of billing. And 3 consecutive months of latest proof of remittance. Ayan. Tapos, sa mga business owners daw, yung nasabi ko na kanina, proof of billing, proof of income, and DTI or mayor's permit. Meron kasi sila ditong calculation. Ito. So, dito, ang nakalagay na interest rate nila is 2.25% or ang APR nila ay 27%. Siguro, ito ngayon sa mga repeat customer. And then, maximum daw is 4% at 48%. So, sabi naman kanina, di ba, 4 to 6% ang interest rate sa mga new customer. So, hindi natin alam kung alin dito yung tama. Pero, pwede natin ilagay na 2.25% to 6% na lang. So, ito yung sample calculation nila. Umutang daw ng 24,000 pesos and tenure niya is 12 months with an interest rate of 2.25%. So, kung ikakalculate natin yan, 2.25%,
2.25% times 12, 27% ang APR. 24,000 times 0.27%, it would give us an interest of 6,480 for 1 year. Idagdag natin yung principal na 24,000 para makita natin yung total repayment. 30,480 ang total repayment mo. I-divide natin yan sa 12, ang monthly ay 2,540. Which is, nakalagay dito, parehas naman, tama yung calculation, 2,540 yung monthly. And then, yun nga, at a 2.25 interest rate. Okay, so, now na nakita na natin yan, masasabi ko na mababa ang interest rate ni Eon, lalo na sa mga repeat customer. For new customer naman, kung okay ang proof of income mo, mataas ang natatanggap mong pera, possible na makuha mo ang 4%. Pero, the more na mas mababa, or the more risky na customer ka, well, mataas ang interest rate na makuha mo. If we compare si Eon Credit sa mga na-review na nating mga loans, at 2.25% monthly add-on interest or 27% APR, nandito siya sa unang group natin, which is mauna yung BPI, CIMB, BDO, Metrobank, Union Bank, East-West. So after East-West, dito natin siya pwedeng ilagay. Si Eon Credit, and then followed by credit card and then credit. Pero if in case naman na 4% monthly add-on interest ang makuha mo dahil new customer ka, well, that's around 48%. Kung 48%, mapupunta yan sa second group natin, which is G-Loan, G-Gives, LastPay, and then itong Pure Gold Finance Incorporated. So magkatabi sila ni Pure Gold. Pareha sila ng interest rate at 48%. Well, comparing the two, Pure Gold and itong si Eon, kay Eon ako kasi mas marami silang tinatanggap na applicants versus kay Pure Gold na salaried employees ang kinikater nila, di ba? So, mas marami silang napapautang kasi hindi lang mga empleyado ang ina-accept nila. So, yan. I-check din pala natin yung rating nila sa Google Play Store, which is 3 star and 4,000 reviews. So, hindi ko alam kung bakit, pero i-check ko yung US rating para makita nyo. So, yan. Sa una, tatawagan ka ng tatawagan para mag-avail ka ng loan. After ma-approve yung loan na one day lang, makukuha mo na wala na sila. Got denied for a personal loan. Okay. Walang kwentang app, kunin lang information mo. Cannot create account. Ayan. Always update, so hassle. Every time taking pictures of ID, the camera won't open and always says, can't open camera. This app is not available in iOS. Ayaw gumana pagpipicturan yung valid ID. Ito naman, at least merong 5 star. It's easy to apply and most reliable one. It's my second time trying personal loan and got approved easily. All customer service are approachable. Thanks, Eon. Oh, meron pa isa. Thanks for the approval on my first application. Hoping to be approved next. Ito, I love it so much. Oh, okay naman din pala. So, given tong mga ratings sa Google Play Store, wala naman akong nakikita ang ano, nagre-reklamo about the interest rate. Katulad ng mga online lending apps, di ba? So, feeling ko okay naman din siya. Don't get me wrong, guys, ha. Hindi ko pa na-experience talaga tong Eon Credit. Pero based on the facts and na nakikita natin, well, masasabi ko na okay tiraman si Eon Credit. Kasi okay ang interest rate and then mas maraming pwedeng mag-apply. So, for our question of the day, bukod sa Eon Credit na na-discuss na natin, meron pa ba kayong alam na lending company or financing company na nakikater sa mga recipient ng mga remittance? Meron ba kayong alam na iba pa? And how was your experience with them? Let me know sa comment section sa baba para may chance kayo manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. At syempre, huwag niyong kalimutang maglagay ng hashtag Road to 75K Subs and mag-like and subscribe dito sa aking channel for your chance to win naman ng cellphone sa ating cellphone giveaway once we reach the 75K milestone. So yun lang muna po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout muna tayo at shoutout kay at user MX9GM3YD2Y. Sorry ah. Username talaga to eh. Sabi niya, because of your question, you make me think again. I'm here now in Saudi working as DH. Dito, na-realize ko na di ako masaya na malayo sa mga anak ko. I'm a single mom and totoong nakakapagpasaya sa akin is yung kasama ko sila kahit mahirap ang buhay. Kaya, promise ko, pag-uwi ko, I'll try and do my best para sa Pilipinas na lang ako magstay at mag-work. At least kahit pagod at maliit lang ang kita, masaya naman ako. Dahil araw-araw ko sila nakikita at nakakasama. Thank you po and more power. At yon username. Thank you so much po. Nakaka-touch po yung comment nyo kasi nakatulong po ako sa realization nyo. And hopefully, maging okay po yung situation nyo.
So yun lang po muna for today's video. I hope you like this video. Leave a thumbs up, and if not, wala naman problema dyan, but continue. But continue to support me by subscribing to my channel, by clicking the subscribe button, and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto, and you're in Pat Quinto's Review Team. Bye-bye!